Umpisa ng palabas ay pinakilala si Eva bilang Star of the Night. Nagsayaw ito sa pool at marami ang nagpapalakpakan. Sa isang pribadong kwarto naman ay magkasama ang isang DOM at si Marga na may ginagawang kung ano, pero itong DOM ay nakapokus lamang sa sumasayaw na si Eva. Sinalubong naman ni Mommy Girlie ang galanteng si Max at pinaupo. Talagang nahumaling si Max sa ganda ni Eva, lalo pa nang nag all the way na ito. Si Marga naman ay sobrang naiinis dahil sa pag-agaw ng trono sa kanya bilang reyna o Star of the Night. Sa kabilang bar naman ay nagkausap tungkol kay Eva sina Adan at Chandra. May nais mag-VIP kay Adan, pumayag naman ito dahil mamaya pa naman ang dating ni Eva. Bumalik kay Mommy Girlie ang eksena at dito ay tinaraya ni Marga si Eva dahil hindi daw ito reyna. Palaban naman si Eva at walang nagawa si Marga kundi umalis na lang. Samantala si Adan naman ay nasa VIP na kasama ang mayamang bakla. Nagnigang dalawa at ang iniimahe ni Adan ay si Eva lang. Si Eva naman ay kasama si Max sa pagyugyug. Matapos ang sesyon nila ay niyaya ni Max na mag-live-in na silang dalawa ni Eva. Halata sa mukha ni Eva na ayaw niya dahil kay Adan at sa kanyang propesyon. Nagbigay ng malaking halaga si Max para sa kanya lang si Eva lagi. Dumating ang ina ni Eva at nagwawala ito dahil kakakurampat lang ang binigay ng anak na pera. Ibinigay ni Eva ang lahat ng perang kinita at umalis na ito. Sa kabilang bar naman ay nakitang sumasayaw si Adan at dumating si Marga kasama ang kaibigan. Nais nila makuha si Adan pero naunahan na siya ni Eva. Bumaba ng stage si Adan at pinuntahan nito si Eva para sayawan. Umeksena naman si Marga at hinalikan nito si Adan sa harapan ni Eva at sa stage ay tila nagkaroon ng live show sa harapan ng lahat. Nagtagumpay si Marga dahil umalis na sina Eva at Leng at mukhang asar na asar si Eva sa nangyari. Hindi nagustuhan ni Adan ang ginawa ni Marga kanina pero si Marga gustong gusto niya at nais ibahay si Adan. Umalis na si Adan. Bago matulog ay nag-text si Adan kay Eva. Halata sa mukha ni Eva na naiinis pa rin ito. Kinaumagahan ay dumalaw si Adan sa tahanan ni Eva. Nag-usap sila pero naiinis pa rin si Eva kaya bumalik ito sa kwarto at umalis na rin si Adan. Tuloy pa rin ang pagmamataray ni Marga sa loob ng club sa mga kasama nitong nagtatrabaho. Habang nagpa-practice si Marga sa stage ng sayaw ay hindi nito napigil ang mayak dahil naiisip niya na hindi na niya hawak ang titulo ng pagiging reyna. Si Adan naman ay may mabuting puso sa pag-share nito ng pagkain at mga damit sa mga batang hamog. Kinagabihan ay muling dinalaw ni Max si Eva at si Adan naman ay nagsayaw sa kabilang bar. Gusto talaga ni Max na makasama si Eva sa isang bahay. Nagkwento din ito tungkol sa buhay vlogger niya. Nagkwento din si Eva na gusto niya makapagtapos ng kolehiyo. Lahat daw sila sa club ay may expiration pagtungtong 20 anyos. Sa kabilang bar naman ay naghihintay si Adan na dumating si Eva pero si Marga ang dumating. Nilayasan ito ni Adan at pinuntahan ang mga batang hamog. Meron daw siyang ipapatrabaho bukas. Kinabukasan nga ay dumating ang mga batang hamog sa bahay ni Eva at Leng. Nagpakilala sila ng mga kaibigan ni Adan. Pinuri nila ang ganda ni Eva at ibinigay ang mga bulaklak at chocolate sa dalaga. Kinilig si Eva. Kinuwento ng mga bata kay Adan ang naging reaksyon ni Eva. Si Adan naman ay tuwang-tuwa. Sa club na pinagtatrabahuhan ni Eva ay dumating si Adan at nakita niya na nagsasayaw ito sa stage. Nalasing na si Max kaya ito ay tinulungan na ng bouncer at boss nila para makauwi ng ligtas. Si Adan naman ay gusto makasama si Eva na ikinatuwa naman ng dalaga kaya sa pagkakataong ito, si Adan naman ang nag-VIP kay Eva. Kinabukasan ay nagdesisyon na si Eva na sumama sa iisang bahay kasama si Adan. Tinawag nila itong para isa nina Adan at Eva. Nangako silang dalawa na walang selosan dahil sa mga trabaho nila. Naghahanda na si Eva ng makakain pero papasok pala sa trabaho si Adan kaya nagtampo ito. Sinabi ni Adan na hindi na siya papasok para matikman ang ihahanda ni Eva. Ibang tikiman ang naganap na naputol din dahil kailangan may handa ang kakainin nila. Sa club, ay nagkwentuhan ang mga merits kung papasok pa ba o hindi na si Eva. Hindi naniniwala si Tessa na walang selosan na magaganap sa dalawa. Nag-uusap ng masinsinan sina Adan at Eva patungkol sa trabaho nila at sa balak nila sa kanika nilang mga buhay. Masinsinan din nilang trinabaho ang isa't isa.
Natapos ang gawain ng dalawa ay nagsabi ng, "I love you," si Eva pero hindi siya binalikan ni Adan. Nagsumbong si Eva kay Leng sa nangyari kagabi. Pinaliwanag ni Leng na baka hindi lang sanay si Adan na makarinig ng, "I love you." Sa isang banda ay tinisod ng isang batang yagit ang magnanakaw na tumatakbo kaso siya ay tinusok ng patalim ng magnanakaw para makuha pabalik ang bag na dinekwat. Nakita ito ni Adan at humihingi ng tulong pero walang humihintong sasakyan para tulungan sila. Umuwi na si Adan at nakita ni Eva na duguan ang kanyang damit. Galit na galit si Adan sa snatcher. Papasok ba raw siya sa trabaho dahil kailangan niya kumita ng malaki para mabayaran ang pang-ospital ni Boknoy. Nagtrabaho na nga si Adan. Nakatatlo din siyang kliyente sa isang gabi. Samantala si Eva naman ay pinagagalitan ng kanyang boss dahil tinanggihan nito si Max na mag-VIP sila. Umalis na si Eva. Sa kainan, nagsabi si Eva na baka di na siya tumagal sa club. Makikita na parang wala ng sigla si Adan sa pakitungo niya kay Eva. Sa club naman ay tuwang-tuwa ang mga Merit sa kanilang pinapanood na video ni Adan at Marga. Pinakita pa ito ni Marga kay Eva at sinampal naman ito ng huli. Tumawa lang ang mga Merits. Pinag-awayan ito ni Adan at Eva. Sinabi ni Eva na hindi niya kaya na hindi magselos dahil may nararamdaman siya sa binata. Umakyat ito sa taas. Nakipagkita si Eva kay Max dahil gusto nito bumawi sa pagtanggi sa kanya na mag-VIP. Nakita sila ni Marga at kinuhaan niya ito ng video. Sinundan ng taxi driver sa utos ni Marga ang sasakyan ni Max. Pumasok ang sasakyan sa motel. Pinakita ni Marga ang ebidensya niya kay Adan na ikinasama ng loob ng huli. Anabanga ng lasing na si Adan si Eva. Kinaladkad niya ito papunta sa loob ng bahay nila at dito ay nagsigawan ang dalawa at inamin ni Eva na sumama siya kay Max para gumanti kay Adan. Sinabi din ni Marga na mahal niya si Adan pero manhid daw ang huli. Nag-sorry si Adan at sinimulan niyang halikan si Eva. Nagpupumiglas ang dalaga dahil masama ang loob nito. Maya-maya ay pinakita na nasa sasakyan at umiyak si Eva. Si Adan naman ay tila hinahanap ang kinakasama. Nakita ni Eva ang kanyang ina na nag-aabang ng kliyente. Hindi napigilan ni Eva ang mama niya. Sa huli ay naglakad ito palayo na umiyak at tumatawa ng sabay.